mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Unahin natin ang balitaan sa Dolomite Beach. Sinibak sa pwesto ni DNR Secretary Roy Simatu ang Ground Chief Commander ng Manila Baywalk Dolomite Beach. Ito'y kasunod ng pagdagsa ng mga tao na umabot sa higit na 100,000 noong weekend. At live mula sa lungsod ng Maynila, nagpapatrol si Raya Capulong. So Raya, mas kontrolado naman ngayon ang pagpasok ng mga tao dyan sa Dolomite Beach ngayong may bago ng commander. Henry, ayon sa mga otoridad, mas nakontrol na nila ngayon ang sitwasyon dahil bahagyang nabawasan ang mga namasyal dito sa Dolomite Beach simula nga nang ipatupad ang pagbabawal na pumasok dito sa loob ang mga batang may edad 11 years old pababa. Sa kabila ng pagbabawal na mamasyal sa Dolomite Beach ang mga batang edad 11 years old pababa, may ilan pa ring magulang ang isinama ang kanilang anak pero hindi sila pinapasok. Bawal daw po yung bata. 6. Next time na lang pagbayad na ulit. Pero si Aling Ardith na mamasyal na lang kasama ang asawa at iniwan na lang sa bahay ang kanilang batang anak. Isasama ko sana yung anak ko, ma'am, kaso nga po, baka naman po pagdating dito, bawal po. Eh katulad na to, nito, biglang uulan po. Eh kawawa naman yung anak ko maiiwan sa labas. Ang ibang mga namasyal naman nanigurado na kaya may dala ng dokumento bilang patunay na ang kasama nilang bata ay edad 12 pataas. Ngayong araw, mas organisado na ang pagpasok at paglabas ng mga namamasyal. Bantay-sarado ng mga otoridad ang entrance at exit gate. May sarili na ring lane ang mga PWD, senior citizen at buntis. Hindi na rin pwedeng tambayan ang ilalim ng mga puno at nilagyan na ito ng harang. Wala na ring nagtatampisaw kanina dahil may mga nagbabantay na malapit sa dagat. May ambulansya na rin sakali mang may mga ilangan ng atensyong medikal. Organize at mas hindi siya maguluting na may mga bata. Wala nang tambay, wala nang dati, di ba nakikita nyo pagpasok, nagkumpul-kumpulan pa lang sa entrance, tapos didiretso to the right and left, understaying in the, under the shade of the coconut tree. Ngayon wala na. Matapos namang dumagsa at pumalo sa mahigit 121,000 ang mga namasyal sa beach noong Linggo. Sinibak sa pwesto ni DNR Secretary Roy Simatu si Director Jacob Miimban Jr. bilang Ground Commander ng Dolomite Beach. Ito'y para magbigay daan sa gagawing imbestigasyon sa nangyaring pagdagsa ng mga tao. Papalitan siya ni Retired General Ruel Sorilla ang OIC Director ng Environmental Law Enforcement and Protection Service. The incident was overcrowding. And find out why not overcrowd, and this is the reason. And so ang aking nakita rito is the enforcement. We have the plans, we have some plans na ginawa, we anticipated it, but ito nga nagkasobra pa rin. So that's the reason why on the enforcement issue, and that's the reason why I am putting somebody to head the enforcement and become the ground commander for action to be corrected in the future. So that's why I selected a retired general for enforcement. I abide with the decision of my secretary to be relieved immediately as the ground commander of the Baywalk area, especially in the Dolomite Beach. Henry, pag-aaralan muna ng DNR ang posibilidad na pansamantalang isara muna ang Dolomite Beach pagkatapos ng undas. Henry. Maraming salamat, Raya Capulong. Isusulong po naman ng Department of Transportation na payagan na ang punuan ng pasahero sa mga pampublikong jeep at bus mula sa kasalukuyang 50% capacity. Ligtas umano ito, sabi po naman ng Department of Health, kahit hindi na maiwasang magdidikit-dikit ang mga pasahero. Nagpapatrol, Alvin L. Chico.
Pinipili ni Nicole ang sasakyang jeep. Umiiwas siya sa punuan kahit fully vaccinated siya. Mahirap na raw mahawa ng COVID virus na pwede niyang madala sa bahay. Hindi ako sumisiksik totally kasi po eh. Asan yung diskarte mo? Pag medyo madami na po, hindi na po ako sumasakay. Hindi bali lang malate ako. Pero mukhang magkakaproblema ang mga pasaherong gaya ni Nicole dahil isusulong ng Department of Transportation sa IATF na lakihan ang kapasidad at gawing 100% ang capacity ng pasahero sa jeep at bus. We are looking to pilot po dito sa Metro Manila. We are pushing for 100%. Pero yung proposal po namin sa IATF ay may iba-iba pong aspeto na maaari pong hindi 100% kasi magkakaroon po tayo ng increase. Natuwa ang tsuper na si Mang Narciso. Sa wakas, makakabawi na rin umano sila sa hagupit ng serye ng oil price hikes. Wala na ako kami kinikita. Oh. Sana maintain lang kami ng gobyerno na talagang kami, halos hanggat boundary lang kami nangyari sa amin. Minsan mayuwi kami 200-300. Sa ngayon kasi, 50% lang ang allowed capacity ng passengers sa loob ng jeep. Pero kapag ginawa itong 100% capacity, hindi talagang malayong magdikit ang balikat o ibang parte ng katawan ng mga pasahero, lalo na kung punuan na. Kaya kabado tuloy ang ilang pasahero ng jeep na araw-araw nakikipagbuno papunta at pauwing trabaho. Ang gagawin ko, matitingin ako ng mga dumadaan na hindi masyadong marami ang mga nakasakay. Magkakahawaan din kasi, virus kasi, hindi naman natin na siya nakikita eh. Siguro sir, for now, hindi pa po kasi madami pa rin pong COVID cases po. Tiniyak naman ang mga bus operators na gagana pa rin ang basic health protocols gaya ng pagsusot ng face shield at face mask sa mga pasahero. Ang importante o mano, may dagdag kita mga tsuper sa gitna ng walang habas na pagmahal ng petrolyo. Kung hindi naman nila maibigay yung 100%, depende po sa sasabi ng IATF, yung 50 namin, magbigay lang sila ng 75, dumagdag ng 25%. Kasi nga, medyo siyempre pag-aralan muna hanggang sa mag 100%. Siguro po magpapasalamat sa kami ron. Pero may ilang pasahero ng bus na kontra sa dagdag kapasidad. Hindi muna yung 100% kasi hindi pa naman ganun ka... Baba yung kaso natin din, tuloy-tuloy pa rin naman. Siguro para maiwasan na rin yung paulit-ulit na pagla-lockdown. Kawawa naman yung tao, magkaka-COVID tayo lahat niyan kung gano'n gagawin nila. Tsaka kung pupunuin nila yung mga bus, lahat maaapektuhan. Mga konduktor, mga driver, tiis-tiis lang muna eh. Kahit kami, magtatrabaho, tiis-tiis eh. Walang pagkontra ang Department of Health sa planong pagpuno ng pasahero ng jeep at bus sa gitna ng pagbaba ng COVID-19 cases. Ang importante, nasusunod na rin ang tatlo sa panuntunan ng apat dapat. Kumbaga, social distancing lang ang mawawala. As a health practitioner, syempre kinakabahan tayo. Pero sa pagbubukas natin ng ekonomiya kasi with the sectors that we are opening up, kailangan may safeguards lagi. Hindi mo kaya mag-physical distance but at least nag-mask ka, nag-face shield ka, hindi ka nagsalita, hindi ka kumain, nag-sanitize ka ng kamay mo, may adequate ventilation yung pinuntahan mo. Yung physical distancing, isa sakripisyo natin yan. Hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging patakaran sa plastic barrier at pasahan ng pamasahe sa jeep. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Dahil sa naranasang hirap ngayong pandemya, bibigyan ng konsiderasyon ng MMDA ang sidewalk vendors ngayong Kapaskuhan. Hindi na muna kukumpiskahin ang kanilang paninda sa mga clearing operations at walang bultang ipapataw para sa first offense. Nagpapatrol Doris Bigornia. Dati, aso't pusa lang ang peg ng mga vendors at clearing teams ng MMDA, lalo't paparating ang Kapaskuhan dahil sa nakahambalang na mga paninda sa sidewalk at kalsada. Kaya ang eksena, takbuhan, habulan, hilahan, kumpiskahan ng mga paninda. Talo ang mga vendors sa huli, wala nang benta, natangay pa ang paninda. Hindi na yan mangyayari ngayong Christmas season. Dahil mistulang Santa Claus ang peg ngayon ng MMDA. Ang importante rito ay makapagtrabaho ang lahat. Maski first offense, huwag na muna natin kumpiskahin kasi naunawaan ko eh. Mahirap ang buhay eh. Galing tayo sa isang pandemyang napakabigat. Talagang halos yung ipon mo naubos eh.
Nasiyahan dyan si Mang Melvin na magsasaging. Sabi niya, hindi lang kasi 10 beses na nakumpiskahan siya ng paninda. Ako, sana hanggang next year, tuloy-tuloy na yung ano, sana walang huli. Kasi para makabawi-bawi naman, hirap ng buhay ngayon sir eh. Sobrang hirap talaga. Si Aling Chini, pagod na rin sa pakikipaghabulan tuwing may clearing ups. Kasi kung may imdad, natatapon ko lahat ng ano namin eh, paninda sa katakbo ko. Kaya mas maganda, yun ang patakaran na hindi na kami huhulihin. Sa Metro Manila Council MMDA Resolution Number 02-28 Series of 2002, tinatrato na isang obstruction ang mga panindang nakahambalang sa mga daraanan ng tao, kung saan madalas nawawalan na ng malalakaran ang mga pedestrian kapag inilatag na ang mga paninda. Sa first offense, kumpiskado ang mga paninda at 500 pesos na multa, 1,000 kapag pumangalawa. Kung walang pambayad, 1 araw na community service ang katapat. Pero paalala ni Abalos, hanggang first offense lang ang sagot niya. Of course, we have to set order in Metro Manila. Otherwise, makakagulo-gulo tayo dito. Sana maunawaan nyo naman ang magiging trabaho namin. Kung second offense or third offense na ito, wala na po akong magagawa dito. We also have to set discipline here. Dati binibigyan ang mga vendors ng lugar kung saan pwede silang magtinda. Pero reklamo ng mga ito, malayo sa mga mamimili, kaya wala ring benta. Ngayong taon, gusto ulit subukan niya ni Abalos, kaya panawagan niya sa mga vendors makipag-usap na sa kanilang mga LGU at maging sa MMDA para maisaayos ang mga lugar na papayagan silang magtinda. Hanggat maaari ang mga vendors, please lang, ayusin natin ang kalye. Magtinda tayo sa tamang lugar, no? And I'm sure we will be having a very Merry Christmas, a normal Christmas, no? Merry Christmas, mga kasama ng MMDA. Bukod sa disiplina, paalala din ng MMDA na pag-ibayuhin pa ng publiko ang pagsunod sa minimum health protocols para iwas sa posibleng hawahan at mas maging merry ang ating Christmas. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Aarangkada na sa Miyerkules, November 3, ang pagbabakuna kontra COVID sa lahat ng batang edad 12 hanggang 17 sa buong bansa. Nagbabala naman ang DILG sa mga lokal na opisyal na posible silang maharap sa reklamong administratibo kung mapatunayang nagpabaya sa isinasagawang pagbabakuna. Nagpapatrol Vivian Gulia. Gusto sana ng tinderong si Arnel na pabakunahan laban sa COVID ang bunsong anak na 15 anyos. Pero dahil walang comorbidity o sakit ang bata, hindi pa siya prioridad sa ngayon. Para daw po pa iwas din po sa mga virus po, ma'am. Inaantay lang po namin yung sa barangay. Kung magpaparegister na, ipaparegister po namin yung bata. Sa Miyerkules, November 3, pwede na ring magpabakuna ang mga tulad ng anak ni Arnel. Bubuksan na kasi ang COVID vaccination sa lahat ng batang 12 hanggang 17 years old, may comorbidity man o wala, sa buong Pilipinas. Paliwanag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., naging maayos naman ang paunang rollout ng COVID vaccines sa mga batang may comorbidity sa Metro Manila. Until now, we never heard any major adverse effect. We have more than enough supply for our children, at saka na nakita natin na mapunta tayo ng 42 million sa ating warehouses at saka mga storage natin. And we have enough deliveries coming in. Sa higit 18,600 na mga batang binakunahan kontra COVID sa Pilipinas, 94% o wala pang 1% ang nag-report ng minor adverse events following immunization o AEFI. Bagamat 3 ang nakaranas ng serious AEFI ayon sa Department of Health NCR. Pero lahat ay na-manage at na-resolve rin naman agad. Kapag umulong na ang malawakang COVID vaccination sa mga bata, pwede na rin gamitin ng pribadong sektor ang mga binili nitong Moderna vaccines sa mga anak ng empleyado ayon kay Galvez. Bilang paghahanda, aarangkada na sa Biyernes ang phase 3 ng pagbabakuna sa mga menor de edad. Sa ilalim nito, palalawakin pa ang bilang ng mga site na nagbabakuna ng mga batang may comorbidity sa 162 na piling ospital at non-hospital vaccination centers sa lahat na ng rehiyon sa bansa. Ang Bulacan Provincial Health Office naghahanda na rin para sa pediatric COVID vaccination. Yung aming vaccination center naman, naka-ready naman. Kakausap ko lang din nung aming mga pediatricians, so pinapa-identify ko na lahat ng mga current patients namin.
Target ng gobyerno ang mabakunahan sa Disyembre ang nasa 12.7 milyong batang 12 hanggang 17 years old sa Pilipinas. Pinamamadali na ng DILG sa mga lokal na pamahalaan ang pagbabakuna. Base po sa Republic Act 7160, ang ating mga local chief executives at kanilang mga department heads na magpapabaya or indifferent or meron pong unjustified failure para i-ramp up ang pagbabakuna sa kanilang mga lugar o kaya naman nasiraan ng bakuna, no? Na nagkaroon ng vaccine wastage, ay pwede pong maharap sa mga kasong dereliction of duty, neglect of duty, or kaya naman misconduct. Samantala, natanggap na ng Food and Drug Administration ang application ng DOH para amyendahan ang emergency use authorization ng COVID vaccine sa bansa kaugnay ng pagtuturok ng ikatlong COVID vaccine dose. Approval na lang din ng FDA ang hinihintay para masimulan na ang clinical trials. Nalayong pag-aralan ng bisa ng pag-mix and match o paggamit ng magkaibang COVID-19 vaccine brand sa mga Pilipino. Sinimula na ng Department of Science and Technology ang pagsasagawa ng dry run bilang paghahanda rito. Una itong isinagawa sa Marikina City. Sa ating Marikina City dry run, magandang resulta kasi ready na sila. Sakaling magkakaroon ng pagpapagamot o kaya pagka-ospital, ay meron tayong nakalaang pondo para dito. Bahagi ito ng guarantee na ibinibigay natin dun sa subject na kasama dun sa clinical trial. Magtatakda rin ng dry run para sa clinical trials ang DOST sa Muntinlupa City at Davao City. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Nakapagtala po ang DOH ng 3,218 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Dahil dito umabot na sa higit 2,768,000 ang kabuang bilang sa bansa, bagamat may isang laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Sa bilang na ito, nasa higit 50,000 ang active cases. May 271 namang naitalang namatay para sa higit 42,000 na kabuang bilang, habang may higit 6,000 na nakarecover para sa higit 2,676,000 total recoveries. Pinawalang bisa ng Court of Appeals ang mga ordinansa sa Mandaluyong City na nagbabawal sa mga lalaking nakaangkas sa mga motorsiklo o yung tinatawag na riding in tandem ordinances. Hirit po ng abogadong naghain ng petisyon, dapat ibalik ng Mandaluyong City Government ang mga multang nakolekta sa pagpapatupad ng ordinansa. Nagpapatrol, Mike Navallo. Dahil mabilis at iwas traffic, nakasanayan ng abogadong si Dino De Leon na umangkas sa motorsiklo kapag nagmamadali. Pero minsan na siyang nahuli noong March 2019 matapos ipatupad ng Mandaluyong City Government ang mga ordinansang nagbabawal sa mga lalaking nakaangkas sa mga motorsiklo. Ito umano ang madalas na modus ng mga kriminal, kaya ang mga pinayagan lang na umangkas, mga babae, mga bata o kung lalaki man, asawa o direktang kaanak ng nagmamaneho. Pinagmulta si De Leon ng 2,000 at sinampan pa ng kriminal na kaso sa korte. Kaya napilitan siyang questionin ang legalidad ng mga ordinansa. Si Pedro Kalokohan, Mike, kita mo naman, di ba? Lalaki-lalaki, bawal. Lalaki-babae, pwede. Babae-babae, pwede. Bakit? Lalaki lang ba yun? Pwede maging kriminal? There is really no empirical evidence, so to speak, apart from the fact na anti-poor siya. Kasi ang pwede lang mahuli sa ordinansyang ito, yung mga nag-aangkas. Bagamat iminasura ito ng Mandaluyong Regional Trial Court, kinatigan si De Leon ng Court of Appeals. Sabi ng CA, walang naipakitang datos na magpapakita na mga lalaki lang ang mga nakariding in tandem, kaya walang kinalaman ang pagbabawal sa mga lalaking nakaangkas sa pagpapababa ng krimen sa Mandaluyong. Hindi rin umano naipakita ng Mandaluyong City Government na walang ibang paraan para makamit ang layunin ng mga ordinansa nang hindi masyadong nanghihimasok sa mga karapatan ng mga mamamayan. Bukod pa rito, may diskriminasyon din umano laban sa mga lalaki at maging sa mga nakamotorsiklo kung ikukumpara sa ibang mga sasakyan. Ikinatuwa ni De Leon ang desisyon ng Court of Appeals, pero hihilingan niyang ibalik ang lahat ng multang nakolekta.
dami noon, eh that is their obligation. Kasi if we don't push for this, Mike, imagine mo na lang, ibig sabihin the government can just exact and say and wait for the process of litigation all the way up to the Supreme Court. Ibalik nila so that the government and our policymakers will be deterred from making unconstitutional ordinances meant to exact, diba, certain toll and amounts from the people. Sa isang pahayag, sinabi ng Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos, iaapila nila ang naging desisyon ng Court of Appeals sa Korte Suprema. Paglilinaw ni Mayor Abalos, suspindido ang ordinansa dahil sa pandemya. Pero nanindigan siya na bumuti ang sitwasyon ng peace and order sa Mandaluyong noong ipinatutupad ito. Kaya umaasa silang kakatigan sila ng Korte Suprema. Pero hindi pa nagkukomento si Abalos sa panawagang ibalik sa taumbayan ang nakolektang mga multa. Mike Navalio, ABS-CBN News. Isang award-winning actress ang bahalak munang magpahinga sa pag-arte. Gret, sino yan? Ito na nga, Ate B, sorpresa ang inanunsyo ni Sylvia Sanchez na pansamantala muna siyang magpapahinga sa pag-arte. May tinayak din ang aktres sa planong pagsabak sa politika ng anak niyang si Arjo. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Grateful ako sa role na Barang, pero talaga nakakapagod siya sobra. Na-drain talaga ako emotionally, physically kay Barang. Ito ang diretsahang pag-amin ni Sylvia Sanchez tungkol sa ginagampanan niyang karakter sa Huwag Kang Mangamba. Wala! Hindi ko nga alam! Basta ang totally nila ako! Bawat eksena, matitindi ang emosyon ni Barang. Isang mentally challenged na karakter na nabunyag bilang nawawalang lola ni Namira at Joy. Sa nalalapit na pagtatapos ng serye, plano ni Sylvia na magpahinga muna sa pag-arte. Sa susunod na teleseryeng i-offer sa akin, parang feeling ko wala na akong mabibigay pa na bago. Kasi drain ako dito sa Barang, napagod ako sa sobra. Gusto kong magpahinga kahit 6 months to 1 year para pag sa susunod na may i-offer sa akin, may bago naman akong maipakita. Gayunman, giit ni Sylvia, sulit lahat ng pagod. Lalo't pinangalanan siyang national winner at nominee bilang Best Supporting Actress sa Asian Academy Creative Awards. Kung matamahin ako, nagtitimpi sa'yo, ha? Siya rin ang Best Actress sa PMPC Star Awards para sa pelikulang Jesusa. Tututukan muna ni Sylvia ngayon ang pagsuporta sa anak na si Arjo, nakakandidatong kinatawan ng unang distrito ng Quezon City. High school pa lang siya talaga, nagsasabi na siya, gusto kong manungkulan, mami. Gusto kong tumulong. Sabi ko, makakatulong ka naman kahit wala ka sa pwesto. Sagot niya, mas makakatulong ako pag nasa pwesto ako, mami. Pag-amin ni Sylvia, nanumbalik ang sigla ng anak sa serbisyo publiko dahil sa ABS-CBN shutdown. Yun siya talaga, yun talaga yung pinaka, nalungkot siya, nagalit siya, nalungkot siya sa lahat ng kapamilya, sa mga kaibigan sa loob, mga kapamilya, lahat na natanggalan ang trabaho tapos pandemic pa. Bagamat kabado sa pagsabak ng anak sa politika, nangako si Sylvia na magiging gabay sa bagong papasukin mundo ni Arjo. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Arestado ng NBI ang dalawang nag-aalok ng peking pasaporte online. Ayon sa NBI, sinasamantala ng mga ito ang pandemya, lalo't pahirapan ngayon ang renewal at pagkuha ng dokumento. Nagpapatrol, Nico Bawa. Agad pinaligiran ng NBI Cybercrime Division si Marian Braga at ang kanyang kasama sa isang entrapment operation. Tinanggap umano nila ang bayad na 2,900 pesos kapalit ang renewal ng pasaporte na hindi kailangan mag-appear sa Department of Foreign Affairs. Ino-offer din nila na mag-provide ng mga government-issued documents katulad ng birth certificate, UMID card, driver's license. Pero ang dinideliver nila mga fake. Ngayon parang online recto na yung nangyari. DFA mismo ang nagreklamo sa NBI dahil sa naturang modus ng pamimike ng pasaporte. Pero ayon kay Braga, malinaw ang paliwanag niya sa mga kliyente na peke ang iniaalok niyang mga pasaporte at ID. Tulong daw ito sa mga OFW at aplikante na nagmamadaling may maisumite na requirements sa employer. Dagdag niya, in demand ito ngayon, lalo't marami silang ganito ang gawain sa Facebook. Sinasabi ko po sa conversation namin, ma'am, for show up lang po ito. Yung show up ID po is pwede daw po yun sa pang-opening bank, open bank account.
Yung iba naman po, gagamitin sa mga primary, primary ID, mga magtatrabaho po. Ganun po. Or magpapabaksin po, magpapaswab. Hindi rin umano siya ang mismong gumagawa ng ID at passport. Nagganap po ako ng client ko po, tapos pag nag-uusap na po kami ng client ko, hinihingi ko po yung details if ever po magpapagawa po sila. Need po nilang mag-fill up ng information po nila. Saka ako po pinapasa sa seller ko po. Tapos yun, sila na po nagawa ng IDs. Ayon sa NBI, sinasamantala ng mga fixer ang sitwasyon ngayong pandemya kung kailan bumagal ang pagre-renew at pagkuha ng mga ID at pasaporte. Mas mainam na dumaan pa rin sa proseso ng mga ahensya ng gobyerno. Huwag na tayong masyadong maniwala if it will be if those services are being offered through social media and not through through official channels. Mga website facilities ng government. Huwag na tayo maniwala. Ang presumption natin dapat, scam yan at fake ang ibibigay sa iyo yan. At lolokohin ka lang. Kulong ang dalawang suspect sa paglabag sa anti-red tape law at computer-related fraud. Nico Bawa, ABS-CBN News. Nakumbiska ng mga tauhan ng NBI at Bureau of Customs ang aabot sa higit kalahating milyong pisong halaga ng mga pinekeng produkto ng ilang luxury brands sa isang warehouse sa Tanzac, Cavite. Sa isinagawang inspeksyon sa lugar, tumambad sa mga otoridad ang bulto-bultong pinekeng branded na sapatos at iba pang produkto. Ipatatawag na ng DOC ang may-ari ng warehouse para magpaliwanag habang sisira ina rin ang mga nakumpiskang produkto. Unang-una, customers might be deceived na ang binibili nila ay original. From which they will pay a lot more only to end up using hindi naman matibay. And siyempre yung brand owner is also affected. Dahil siyempre bababa ang sales nila. Dalawang araw bago magsara mga sementeryo, dagsana ang mga bibisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Kahit bawal ang senior citizen sa loob ng ilang sementeryo, pinapayagan pa rin silang makabisita basta't may kasamang kaanak. Live po mula sa Manila North Cemetery, nagpapatrol si Jack Bataliones. So Jack, marami bang nagpunta ngayong araw dyan sa sementeryo? Yes, Henry. Una muna, pag makikita mo ang sa ating likuran, sarado na ang Manila North Cemetery sa mga oras na ito. Dahil talagang hanggang alas 5 lang sila, Henry, ng hapon, sarado na at wala ng extension. Ngayon, sa tanong nyo, kung gaano ba karami ang taong pumunta dito, to give you an idea, Henry, over the past couple of days ay 8,000 a day, 8,000 na katao per day ang daily average na pumupunta dito sa Manila North Cemetery. Pero kanina, Henry, yung 8,000 na average na yan, tanghali pa lang inaabot na nila. At ang final count kanina, nung nagsarado ang Manila North Cemetery, ay 17,000 na katao ang pumunta ngayong araw. Ibig sabihin, dumoble ang dami ng tao ngayon. Ilang araw na lang bago mag-undas pero matumal pa rin ang dating ng mga tao sa Pasay City Public Cemetery. Bawal pa rin ang mga bata at senior citizen sa loob. Kaya napilitan maghalinhina ng mga miyembro ng isang pamilyang bibisita sa puntod para may kasama ang bata na hindi pinapasok sa loob. Pero kanina, inabutan namin ang 77 years old na si Lola Elizabeth na dumalaw sa puntod ng kanyang mister. Pinayagan si Lola Elizabeth dahil kasama niya ang kanyang mga anak. Okay lang naman sa amin kahit hindi November 1, as long as yung mapuntahan namin yung patay namin before mag-undas, at least nadalaw namin siya. Senior citizen na rin si Mang Tomas Salvador na inabutan naming pinapapinturahan ang puntod ng kanyang anak. Nadaan niya sa pakiusap dahil walang ibang pwedeng dumalaw at malakas pa naman ang kanyang pangangatawan. Yan ang naging tradisyon natin. Buhat ng pinanak tayo na talagang November 1 dapat yung mga mahal natin sa buhay, mga yumao, kailangan na madalaw natin. Sa Sangandaan Cemetery sa Caloocan City, wala pa rin gaanong tao at pinaiiwan pa rin sa labas ang mga bata. First come, first to get in ang ipinapatupad doon. Bukas ang sementeryo mula 6 a.m. hanggang 6 p.m.
Sa Manila North Cemetery, dismayado ang ilang pumunta ng maaga sa sementeryo. Ang iba sa kanila, alas 5 pa lang ng umaga, naroon na para umiwas sa inaasahang dagsa ng tao sa huling dalawang araw bago isara ang libingan. Hindi sila pinalusot ng mga pulis. Inagahan po namin kasi may mga trabaho pa eh. At sa pagmaaga, kakunti pa yung pupunta rito. Kung hindi kami makakapasok, di babalik na lang po kami ng alas 8. Sana papasok lang sana kami kahit papano eh, makauwi na kami agad. Nagbayad lang kami diyan sa bantay ng ano namin, pantyo ng asawa ko. Baka wala pa isang oras, labas na kami agad eh. Dahil naipon ang lahat ng maagang pumunta, pinagbigyan na sila pumasok kaysa magkumpulan sa gate. Hindi pinapapasok ang mga bata pero sa loob ng sementeryo ay may mga batang naglalaro. Yung mga bata na nandito is mga nakatira yan dito. Isipin nyo naman bilang magulang kung ididikit nyo yan masikanino. Lalo na mga bata yan, walang bakuna yan, baka mahawa yan. Sana we must be prudent and responsible enough to know about these things. Okay Henry, no, since tomorrow ang last day, no, bago magsara ang lahat ng sementeryo, no, may konting paalala, importante, mabilis lang to Henry, paalala lang sa mga pupunta dito dahil in-expect nga malaking crowd. Unang-una, napaka-importante Henry, huwag na kayo magdala ng bata. Kung kanina sa report narinig nyo ay pinagbigyan yung ilang senior citizens, welcome mga bata Henry, kung dadalhin nyo ang inyong anak ay walang compromise, hindi talaga nila papasukin. At Henry, nakakaawa, no, regardless kung anong sementeryo, naiiwan lang sa labas. So isipin mo Henry, kung lahat bukas, dadalhin nila ang kanilang mga anak, magbabasaka, baka sakali, baka mapuno ng bata yung entrance ng mga sementeryo, magkukumpul-kumpul sila, so baliwala rin. Wala nga sila sa loob ng sementeryo, pero nagkumpulan naman sila sa entrada ng mga sementeryo. Pangalawa Henry, yung sinasabi nilang alas 5 ng hapon, huwag niyong sasagarin kung pupunta kayo ng sementeryo. Kasi kanina may mga nagpunta dito, mga quarter to 5. And 10 before 5, hindi na sila pinapasok. Kasi yung 5 o'clock, Henry, na binibigay na oras, ibig sabihin, kailangan ka nang lumabas sa sementeryo. Dapat wala ka na doon sa loob, palabas ka na. Imagine, kung darating ka dito, quarter to 5, papasok ka sa loob, baka hindi ka pa umaabot sa puntod or hindi ka pa nakapagsindi ng kandila, ay kailangan mo nang lumabas. So sayang din yung iyong punta, Henry. Okay, Jack, maganda yung paalala. No? Pero paalala din sa ating mga kababayan, so, yung mangyayari, yung sa pagbawal magpunta sa sementeryo simula sa Biyernes, anong mangyayari nun? Hindi talaga sila papasukin doon sa mga sementeryo, private or public? Yes, Henry, no? Sorry, medyo mahina yung audio lang. No? Pero kung tinatanong mo kung saan napupunta yung mga bata, depende yan sa setup ng sementeryo. Doon sa Manila South Cemetery, may tent sila na nilagay para doon may iwan yung mga bata at kailangan nandun yung guardian. So doon sa Manila South Cemetery, may nakaset up na tent, doon may iwan yung mga bata. Dito sa Manila North Cemetery, ang napansin namin ay naiiwan lang sa may gilid, nasa may bangketa, nakaupo sila. Yung iba nakakalat dito sa mismong entrada. So imagine nga Henry, kung lahat yan ay magdadala ng mga bata, baka bukas mapuno ito, so baliwala rin. Dito sa entrance ay puro bata, magkukumpulan yung mga yan. So magkakadikit-dikit din talaga, Henry. Maraming salamat, Jack Batalliones. Muling binaha ang ilang lugar sa Davao City kagabi, punsod ng malakas na ulan. Sa Barangay Mintal, Davao City, halos umabot sa baywang ang level ng baha matapos umapaw ang sapa. Umabot sa 20 individual ang inilika sa gym sa isinagawang preemptive evacuation. Binaha rin ang National Highway sa Crossing Puan. Ayon po sa mga rescuer, humuhupa na ang baha kaninang madaling araw. Sa Zamboanga City naman, lumubog din sa baha ang ilang bahay at kalsada matapos ang malakas na buhos ng ulan kaninang umaga. Sa video na kuha ni Abdul Surain, makikitang halos abot tuhod ang baha sa kalsada. Wala namang naiulat na lumikas ng mga residente. Magsasagawa pa ng assessment ang lokal na pamahalaan sa mga nasirang ari-arian at pananim. Ayon po sa PAGASA, dulot ng localized thunderstorms ang malakas na ulan.
Para naman sa ating ulat panahon, inaasahang magiging aktibo pa rin ang thunderstorm sa ilang lugar sa Mindanao. Sa forecast ng The Weather Company, mataas pa rin ang tsansa ng thunderstorms bukas sa Zamboanga City, pati na rin sa Bukidnon, Agusan del Sur at Cotabato. Sa Visayas, posible ang kalakasang ulat bukas sa Siquijor, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Leyte at Eastern Samar. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa ng panandali ang ulan bukas ng tanghali. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging maaliwalas ang panahon bukas sa Dagupan at Lawag. At good weather din bukas sa Palawan, Pampanga at Basco, Batanes. Darating na po sa bansa sa susunod na buwan ang gamot na Molnupiravir na pwede nang magamit para sa COVID-19 ng mga ospital na may compassionate special permit para dito. Samantala, ikinatuwa po ng probinsya ng Batanes ang pagbaba ng active cases ng coronavirus doon. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Twin tragedy ang turing ni Batanes Governor Marilu Caico sa sinapit ng kanilang probinsya kamakailan. Matapos kasi ang bagyong Kiko noong Setyembre, mabilis namang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Pero ngayong araw, napalitan na ito ng magandang balita. Sa unang pagkakataon mula nang tumaas ang kaso ng sakit at makumpirma na may Delta variant na doon, walang bagong kaso ng COVID-19 ang Batanes. Mula sa higit 500 active cases noong unang bahagi ng Oktubre, bumaba na sa 68 ang kasalukuyang may sakit. Mula noong September 17, ito yung first time na nag-zero po kami. Sana po magtuloy-tuloy na po. Paliwanag ni Governor Caico, marami nang dumating na remdesivir sa probinsya maging mga donasyon na oxygen. Walang tigil din ang pagbabakuna doon at posibleng makamit na nga ang herd immunity sa Batanes ngayong taon. As of October 22, nasa 11,806 o higit 93% na ng kanilang eligible target population ang nakatanggap na ng first dose ng bakuna, habang nasa 10,809 naman ng eligible target population ang fully vaccinated na. Inaasahang mauumpisahan na rin ang pagbabakuna sa mga batang edad 12 hanggang 17 taong gulang sa susunod na buwan. Pero sa kabila ng pagbuti ng lagay ng Batanes, mananatili pa silang sarado sa mga turista. Base sa kanilang pag-aaral at pagpaplano, kung hindi man sa Disyembre, Enero 2022 na sila tatanggap ng mga bisita. Samantala, nakatakdang dumating sa bansa ang nasa 300,000 na bote ng experimental antiviral drug na Molnupiravir. Dahil iilang ospital pa lang ang may compassionate special permit para magamit ito, sila lang ang pwedeng magbigay sa kanilang mga pasyenteng may mild hanggang moderate na uri ng sakit. Ang Molnupiravir ay ginawa para gamutin ang influenza. Matatandaan na kapag pumasok ang SARS-CoV-2 sa ating mga cell, nagre-replicate o nagpaparami ito. Ang Molnupiravir, tinatangkang gawing mali ang replication process. It actually introduces errors in the replication process. So once it tries to copy, it's not copying a coronavirus anymore. Sa ngayon, wala pang presyong inilalabas para sa Molnupiravir. Pero pagtitiyak ni Hernandez, mas mura ito kumpara sa presyo ng gamot sa ibang bansa. It will be quite affordable. Let's wait for that final cost of importation and what could be that figure. What he's asking for an estimate, it's probably anywhere between 100 to 130 pesos per pill. Tumatagal ng 5 ang treatment ng COVID-19 gamit ang Molnupiravir. Base sa clinical trials na isinagawa ng Aurobindo Pharma ng India, lumalabas 81% ng uminom ng Molnupiravir ay nagnegatibo sa RT-PCR test makaraan ang 5. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Unti-unti nang tumatanggap ng bisita ang ilang beach resort at tourist destination sa bansa. Pero iba-iba pa rin ang requirement ng bawat lugar para sa mga turista. At live mula na Sugbu, Batangas, nagpapatrol Michael Delizo. O Michael, kamusta? Marami na bang nagbi-beach ngayon? Karen, ngayong kabubukas lang ng mga beach dito sa barangay Natipuan,
ay may mga nakita na tayong pamilya na nagre-reunion. Pero sa lawak nitong beach, kung tutuusin, kakaunti pa lang yung mga tao dito, marami pa yung mga bakanteng cottage at mga paupahang bahay. Kahit nasa alert level 2 ang Batangas, ay nagigipit pa rin ang LGU sa pagtanggap ng mga turista. Sa beach na ito sa barangay na Tipuan na Sugbo, Batangas, pinili ng pamilya Suarez ang mag-reunion para ipagdiwang ang kaarawan ng isang kaanak. Maraming rekititos pero tsinaga nilang asikasuhin ito. Refreshing po, ganun po. Tapos relaxing, ganun. Kaya kapag may occasion po, mostly nag-outing po kami. Marami kasi usually ang hinahanap nila is fully vaccinated. Mm-hmm. Tsaka kung wala kang vaccine, hindi ka vaccinated, kailangan mo ng antigen. Mm-hmm. Sa mga bata naman, kailangan mo ng health certificate. Okay naman, sulit naman. At kahit mangilan-ngilan pa lang ang pagdating ng mga bakasyonista, ikinatuwa na ito ng mga beach owner. Kahit papaano po, nakakabalik na. Nakakaraos din naman po kahit paano, paunti-unti lang ang bisita. Mahigpit ang Nasugbu sa pagtanggap ng mga turista. Kailangan ng pruweba na fully vaccinated o nakatanggap ng second dose 2 linggo bago ang biyahe. Kailangan din ng negatibong resulta ng RT-PCR o antigen test at rehistrado sa travel management system na S-Pass para sa monitoring. Ilang LGU na rin tulad ng Baguio City, Iloilo City, Negros Occidental at Occidental Mindoro ang tumatanggap ng mga turista kahit walang COVID test basta fully vaccinated. Iba-iba naman ang posisyon ng mga LGU sa pagtanggap sa mga bata kaya dapat i-check muna ang panuntunan sa mga minor de edad bago sila isama sa lakad. Pero sa Boracay, pumayag na ang LGU na tanggapin ang mga minor de edad basta negatibo sa COVID test kung hindi pa bakunado. Sometimes IATF already says no more age restrictions, but biglang the LGU is not comfortable in accepting below 18. You'll just make it a general rule. Pag hindi ka bakunado, then negative RT-PCR. But if you're fully vaccinated, no need. Higit 90% na ng mga tourism workers at residente ang fully vaccinated sa Boracay. Samantala, balik operasyon na ang piling adult attraction sa Sky Ranch Tagaytay para sa 50% ang kapasidad ng lugar. Bawal pa rin pumasok ang mga minor de edad at tanging bakunadong 18-65 taong gulang lang ang tatanggapin. Bukas na rin ang picnic grove sa Tagaytay araw-araw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sa Maynila, nag-anunsyo ang Intramuros Administration na maaari nang pumasok ang mga senior citizen, PWD, buntis at persons with health risk sa ilang establishmento. Eksklusibo para sa kanila ang Fort Santiago at Baluarte de Santiago tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pwede ring sumama ang 2 companion basta fully vaccinated. Nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga kapitbahay sa Asia tulad ng South Korea para bumuo ng travel bubble. But the problem is, pagbalik nila, may quarantine pa rin sila ng 14 days. Countries are slowly opening up. Bumababa na yung kanilang quarantine days. So hopefully by Christmas, this won't be the case. So it won't be a problem anymore coming here and going back to their countries. Karen, umaasa ang DOT na makapag-rebound uli ang tourism industry bago ang 2023. Tagline ngayon sa kampanya ng DOT ang It's More Fun With You. Mensahe nito na masaya pero ligtas ang bumisita sa Pilipinas. Balik sa iyo, Karen. Michael, may isang tanong lang ako. Stricto ba kapag nais mag-book sa anumang resort sa Batangas? O iba-iba ba ang batayan kada bayan dyan? Tama, Karen. Iba-iba yung batayan kada bayan. Halimbawa dito sa Nasugbu ay bukod sa fully vaccinated, ang individual ay dapat ay meron pa rin siyang negatibong RT-PCR result at meron pa rin registration doon sa S-Pass. Ngayon pagdating sa ibang LGU naman ay magkakaiba na yung mga pinatutupad nilang panuntunan, Karen. Oo, nako. Yung mga turista dapat alam po yan. Maraming salamat, Michael Delizo. Nasa mahigit 20,000 bakawan na ang naitanim sa Lian, Batangas. Ang mga mangingisda ang nangunguna sa pagtatanim nito sa tulong ng isang automotive company. Nagpapatrol, Rod Basenas. Pangingisda ang ikinabubuhay ng ilang taga-Lian, Batangas. Pero simula nang tumama ang pandemya, hirap na silang kumita ng extra.
pero nabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng dagdag kita sa pagtatanim ng mangrove o bakawan. Bahagi ito ng proyekto ng isang automotive company sa bansa na tulungan ang ilang pamilya sa barangay Binubusan. 11 taon nang nagtatanim ng mangrove si Ariel Kasihan. Malaki ang tulong po sa amin ng mangrove planting kasi po yung aming asosasyon ay nakabase po sa pangingisda. So maliliit na mangingisda po yung aming mga member at sila po yung nagpapatubo ng mangrove. For the local community, this can be a source of income. Actually, they are the one who are propagating the propagules. And then we purchase it to them. They help us in planting it. So merong income sa kanila. And at the same time, it becomes a tourist attraction. And also, yung mga mangroves na tinanim, it helps improve the biodiversity para mas marami sila in the future na ma-harvest na mga isda. Sa ngayon, nasa 40 katao ang nabigyan na ng trabaho. Sa loob ng 2 taon, nakapagtanim na sila ng 25,000 mangrove. Mahalaga ang mga bakawan dahil dito namumuhay ang iba't ibang hayop. Nakatutulong din ito para maiwasan ang erosion. Bukod sa mangrove planting, nanguna rin ang automotive company sa cleanup drive ng coastal area. Layo ng mga proyektong ito na pangalagaan ang kalikasan. As automotive industry, how to reduce CO2? One of the solution is a hybrid vehicle or a battery vehicle. But on the other hand, how to sustain the nature, that is also one of the direction to realize the carbon neutral society. So our global vision, the produce mass happiness. This activity is one of the activity for producing mass happiness. Please help us conserve our environment, preserve our mangroves, and if there are coastal areas na wala pang ganito, let's start to establish those and build those kasi it really helps the community to protect biodiversity. Hangad nilang mas dumami pa ang maengganyo at gumawa ng ganitong mangrove planting at coastal cleanup project. Rod Macenas, ABS-CBN News. Nilinaw po ni Vice President Lenny Robredo ang payo niya kahapon sa mga botante na tanggapin ang pera na alok ng mga politiko pero iboto pa rin ang tunay nilang kandidato. Umani ng samut-saring reaksyon ang naunang pahayag ng pangalawang pangulo kabilang na mula sa COMELEC at sa mga iba pang tumatakbong pangulo. Nagpapatrol, ina-reformina. Sa isang online forum kasama ang grupo ng mga kasambahay, natanong si Vice President Lenny Robredo tungkol sa posisyon niya sa vote buying. Mali siya. Mali yung pagbibili ng boto. Pero yung sinasabi ko sa tao, tanggapin nyo. Parati ko sinasabi, tanggapin nyo kasi galing din naman yan sa atin. Yung pinambibili ng boto, pera din yan ng taong bayan. Pero tatanggapin mo, pero ang iboboto mo kung sino yung nasa konsensya mo. Dagdag ni Robredo, posibleng mas lumala pa ang pamimili ng boto sa halalan 2022 dahil sa makabagong teknolohiya at tinatawag na e-wallet. Madali na yung bilihan ng boto, pero ang assurance ko lang sa lahat, wala silang way na malalaman kung ano yung binoto mo. Kasi yun yung pangtakot nila eh. Yun yung pantakot nila na malalaman ko kung ano yung boto mo. Umani ito ng iba't ibang reaksyon. May mga sumang-ayon, kabilang si dating COMELEC Chairman, Attorney Christian Monson. Hindi mo naman hinihingi, tapos inaabot sa'yo, di ba? Actually, tama rin si Cardinal Sin, sinabi niya, sabi niya, pera din natin yan eh. Uh-huh. Binabalik lang sa atin, kaya lang marami ang kanilang nakuha, maliit lang ang binibigay nila. Or kung nagbigay sila ng malaki, babawiin ulit nila sa corruption pag sila'y nasa office.
Kabilang naman sa mga pumalag ang tagapagsalita ng COMELEC na si Director James Jimenez na nagsabing mali ang payo dahil election offense o paglabag sa batas ang vote buying. Ano pa man ang estado sa buhay ng botanteng tatanggap ng pera at kahit ano pa ang intensyon. Pag tumanggap ka ng bayad for voting, yung bayad na yan will only last you couple of days maximum. After that, wala ka nang maaasahang mabuting pamamalakad sa isang tao na wala namang prinsipyo kasi nga namimili siya ng boto, no? Wala siyang paninindigan. Willing siya to do anything to win. Kanina, nilinaw ni Robredo ang konteksto ng kanyang sinabi. Hindi natin kinokondone yung vote buying. In fact, isa tayo sa matagal nang nakikipaglaban sa vote buying. Pero hinihingi natin sa ating mga otoridad na sana yung enforcement nito maging maayos. Dahil hindi maayos yung enforcement, maraming nakaka-get away with it. Sa ilalim ng Batas Pambansa 881 o Omnibus Election Code, pawang ang politiko o kinatawa na bumibili ng boto at ang botanteng tatanggap ang makakasuhan at mapaparusahan ng mula 1 hanggang 6 na taong pagkabilanggo. Ginagamit ang vote buying bilang kasangkapan para pigilang lumahok ang botante sa halalan, bumoto pabor o laban sa sinumang kandidato. To those who are saying that just accept the money and vote according to your conscience, think of this. When you do that, you are just strengthening the belief of these politicians that vote buying works. So you'll never see the end of vote buying. Naghayag naman ang kani-kanilang posisyon ng iba pang kakandidato sa halalan 2022. Ang pambato ng administrasyon na si Senator Ronald De La Rosa, tinawag na illegal at immoral ang pagtanggap ng suhol. Dapat daw itong isumbong sa pulisya. Hindi naman nagbago ang pananaw ni Reforma Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson na nauna nang nagsabing kung tingin ng mga botante na ang pagtanggap ng pera ang tanging paraan upang makinabang sa mga politiko, mas mahabang panahong pagdurusa naman ang kapalit nito. Si Mayor Isko Moreno ng Aksyon Demokratiko hindi raw masisisi ang sinumang tatanggap ng pera dahil sa hirap ng buhay. Pero sa huli, naniniwala siyang iboboto pa rin ng mga Pilipino ang sarili nilang kandidato. Si Calyode de Guzman ng Partido Lakas ng Masa tutol sa direktang pamumudmod ng pera pero tanggap ang hindi direktang vote buying gaya ng proyekto, trabaho at ayuda. Wala namang komento si dating Senador Bongbong Marcos. Pero nang tumakbo siya noong 2016, kunin yung pera kung sakali. Pero wag kayong boboto sa sinasabi niya. Sinabi niyang maaring tanggapin ang perang binibigay ng mga kandidato, pero dapat iboto pa rin kung sino ang gusto. Ina Reformina, ABS-CBN News. 7 buwan bago maghalalan, karamihan sa mga presidential candidates ang naghayag ng kahandaang magharapan sa isang debate para ilatag ang plataporma at magtagisan tungkol sa iba't ibang issue. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Kanya-kanyang paramdam sa botante ang mga gustong maging pangulo sa halalan 2022. May sige ang ikot sa mga komunidad at pakikipag-usap sa iba't ibang sektor. Yung iba naman kasabay ng pagbisita ang pamimigay ng ayuda. Pero ang isa pang gusto ni Senator Manny Pacquiao, makaharap sa face-to-face debate ang mga makakalaban sa presidential race. Personal, face-to-face, bakit online? Ay, natatakot sila. Huwag yung online ka. Para magkaalaman, siyempre, gusto nila yan. Si Manny Pacquiao, ano kayang isagot niya sa debate? Ang tinutukoy ni Pacquiao ay ang presidential debate na inaaral na ngayon ng Commission on Elections kung pwede nang gawing harapan o online lamang dahil sa pandemya. Si Senador Panfilo Lacson ng Partido Reforma, pabor din sa face-to-face presidential debate na dapat anya siputin ng lahat. Ang debate, sabi pa ni Lacson, dapat umikot sa kapasidad ng lider na pamunuan ng bansa para tutukan ng pandemya, korupsyon, foreign policy, pagbangon ng ekonomiya, pagbabayad ng mga utang ng bansa at ibang isyong direktang tumatama sa karaniwang Pilipino. Kapag face-to-face debate, sabi ni Vice President Lenny Robredo, direktang makikita ng mga tao ang bawat sasabihin ng kandidato. Kung sa social media kasi idadaan ng debate, may limitasyon.
Si Manila Mayor Isko Moreno inihayag din ang pagpabor sa harapang debate. Harapang debate rin ang gusto ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dapat anya may iba yung paghahanda dahil magagaling ang lahat ng kandidato. Ang harapang debate, sabi naman ni Leody de Guzman ng Partido Lakas ng Bansa, gabay ng publiko. Tingin ko tama yun. Nang sa ganun ay malaman ng ating mga kababayan kung ano ang bit-bit-bit-bit na solusyon ng bawat isa sa problema kinakaharap ng ating mga kababayan. Yung problema sa kahirapan, problema sa kalusugan, at problema sa klima. Wala pang tugon si Marcos sa tanong namin kung handa rin siya makipagdebate, sabi ng election watchdog na Lente at ni Dr. Dennis Coronacion ng UST Political Science Department, chance sa ito ng mga botante para makilatis ng husto ang bawat kandidato. Parte yan dapat ng pagtingin natin bilang mga botante sa darating na election, yung kung sila ba ay may katangian or competency or the qualifications to do the functions of the job. Importante po siya kasi dito po natin na malilinaw ang ilan sa mga bagay-bagay patungkol sa mga programa, plataforma, policy agenda ng ating mga kandidato. Payo ni Coronacion sa mga botante, timbangin mabuti ang mga isasagot ng mga kandidato lalo na sa issue sa bakuna, pagtaas ng halaga ng mga bilihin at trabaho. Sherian Torres, ABS-CBN News. Ayon naman sa tanggapan ni COMELEC spokesperson James Jimenez, face-to-face na harapan ang papayagan ng komisyon. Pero mga kandidato lamang ang pisikal na dadalo at virtual audience lamang ang paghihintulutan. Posibleng tumakbo sa pagkasenador sa susunod na halalan si Pangulong Duterte. Ito ay kung makukumbinsi siya ng kanyang mga kaalyado sa kabila ng desisyon nitong magretiro sa politika sa susunod na taon. Ibinuyag naman ni Senator Amy Marcos ang mga tinitingnang vice presidential running mate ng kanyang kapatid na si dating Senador Bongbong Marcos. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Kung hindi talaga magbabago ang isip ni Pangulong Duterte na tumakbo bilang vice-presidente, kinukumbinsi naman siya ngayon ng mga kaalyado na tumakbong senador sa ilalim ng senatorial slate ng PDP Laban. Ito ang binunyag ni DOE Secretary at PDP Laban President Alfonso Cusi sa panayam sa programang Daily Tribune Gising Na sa RJ Teleradio Bandido Channel. Anya, tinutulak pa rin ng partido ang Bongo Duterte tandem sakaling magbago ang isip ng Pangulo. Pero kung hindi na ito posible, trying to sell the idea for him to run for vice president, balik tayo sa original plan. Gawin natin si Bongo the president and then vice president si Pangulo. Ngayon, kung talagang hindi po tatakbo si Pangulo dahil talagang decided siya, ayaw na niya tumakbo, tatayo niya sirain na yung salita niya, edi sabi ko, okay, takbo ka na lang ng senador. Po, para magkaroon, makapagdala ka ng pagbabago dyan sa Senado. Sakaling pumayag si Pangulong Duterte na tumakbo bilang senador, magsisilbi rin umano siyang campaign manager ng mga kandidato ng PDP Laban. Paano po makakatulong si Pangulong Duterte kung tatakbo siyang senador? He will be our campaign manager. All the reforms that are needed dito sa legislative, magagawa natin. And sabi ko nga sa campaign, he will be our best campaign endorser, campaign manager. Tikom pa ang bibig ng Malacanang dito. Nauna nang inihayag ng Pangulo na plano na nitong magretiro sa politika oras na bumaba ito sa pwesto sa 2022. Bukod kay Pangulong Duterte, ilang kaalyado rin ang patuloy na nag-uudyok kay Davao City Mayor Sara Duterte na tumakbong presidente sa susunod na halalan. Pero ayon kay Senador Amy Marcos, mismong si Mayor Sara Paumano ang nag-udyok sa kapatid nitong si dating Senador Bongbong Marcos na tumakbo sa pagkapangulo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Senador Amy Marcos na inasahan nilang tatakbo sa pagkapangulo si Mayor Sara at katandem lamang nito si Bongbong Marcos. Pero sa huli, si Mayor Sara Paumano ang nagsabi kay Marcos na maghain na ng kandidatura dahil hindi na siya kakandidato sa pagkapangulo. We're really not ready, but Mayor Inday said she's not proceeding. Kayo na ang tatakbo, Bongbong, tumakbo ka na. Sabi ni Bongbong, di wala akong slate, di wala akong partido, pagbira, wala akong vice president. Eh basta pumila ka na, ako'y hindi natatakbo.
Inamin din ni Senator Amy na sinusuyo pa rin nila ngayon si Mayor Sara na tumakbong vice president ng kapatid, bagamat umaasa pa rin siyang magbabago ang isip nito na tumakbo sa pinakamataas na posisyon. Sinubukang hingi ng ABS-CBN News ang panig ni Mayor Sara, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Bukod kay Mayor Sara, tinitingnan din ang kampo ni Marcos na gawing katandem bilang kanilang vice-presidente ang ilang mga politiko na may balwarte sa Visayas at Mindanao. Kabilang dito, si Senator Manny Pacquiao na tumatakbo rin sa pagkapangulo. Very obvious naman yung preference namin. Sinasabing may solid north, medyo mas malakas kami sa norte. Si Bongbong may NCR din, malakas din naman kahit paano. Tapos si Region 8. Pero medyo takot sa Mindanao, di ba? Medyo bulag kami doon. Naturally, we're trending towards the Mindanao and Bismin candidates. There's also the option, mag-slide naman si Senator Manny Pacquiao, taga Mindanao din yan. Super popular din at kaibigan naman natin yan kahit may mga pitik-pitik lately. Pero gate ni Senator Amy, na bukod sa mahahatid na boto, hinahanap din nila sa kandidato ang makakasundo ni Marcos sa trabaho. Sagot naman ni Senator Manny Pacquiao sa alok ng mga Marcos at iba pang mga grupong nagyayaya sa kanya na magbise, magagawa lang niya ang pangako sa mga mahihirap kung magsisilbi siya bilang pangulo. Isang karangalan anya ang makonsidera ng iba't ibang grupo, pero tuloy anya ang laban niya sa pagkapangulo. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Samantala, mainit din ang usapan tungkol sa pagsasalarawan ni Senador Amy Marcos kay Vice President Lenny Robredo na isang extraordinary housewife. Tinanong si Senador Amy sa teleradyo kung paano niya may sasalarawan ang mga katunggali ng kapatid na si Bongbong Marcos sa pagkapangulo sa dalawang salita lamang. Bukod sa extraordinary housewife, sinabi rin niya na never underestimate para ilarawan si BP Robredo. Tinalo ni Robredo ang kapatid ni Senador Amy na si Bongbong Marcos noong 2016 elections. Two words lang to describe yung babanggitin namin yung pangalan na magiging katunggali ng inyong kapatid na si Senator Bongbong. Alright, so Lenny Robredo. Extraordinary housewife. Another adjective. Hindi adjective eh. Uh-huh. Never underestimate. Tugon naman ng kampo ni VP Lenny, bukod sa pagiging extraordinary housewife, isa rin daw siyang extraordinary lawyer, productive legislator, actual degree holder, at duly elected vice president. Ilulunsad na ng ABS-CBN News ang kauna-unahan nitong halalan podcast na POVXYZ. Sa pangunguna ito ng mga veteranong mamamahayag na sina Tony Velasquez at Danny Buenafe. Tatalakayin sa POVXYZ ang iba-ibang issue kaugnay sa paparating na halalan kasama mga miyembro ng kabataang Pilipino. At sa unang episode, makakasama nina Tony at Danny sina Robbie Domingo, sikat na YouTube influencer na si Janina Vela at ASEAN Youth Advocates Network founder na si Myrus Ponon. Malaya silang makakapagpalitan ng kuro-kuro at kwento kina Tony at Danny na ilang halalan at administrasyon na ang tinutukan sa kanilang dekadang karera. Mapakikinggan na simula bukas ang POVXYZ podcast sa Spotify, ABS-CBN News app at sa ABS-CBN Radio Service app. Hirap pa rin maibenta ng mga katutubong Aita sa Bambantarlak ang kanilang mga produkto dahil sa community quarantine. Naghatid po ng tulong sa kanila ang ABS-CBN Foundation sa pamamagitan ng pantawid ng pag-ibig, Pilipino para sa Pilipino. Inaasahan sana ng katutubong Aita na si Chona na pangtustos ng kanyang pamilya ang kikitain sa mga kamoteng inani niya. Pero dahil sa community quarantine, natenga ang mga produkto at balak na lamang niyang ipamigay sa mga bata sa kanilang lugar sa Barangay Anupul. Ang pagsasaka po dito, dati po kasi nung madali, lalo na po nung masagana po yung una, ngayon po bahirapan na. Misang babarating po, kulang na lang hingiin po yung mga kalakal mo.
Pahirap din sa pagbiyahe ng kanilang produkto ang maputik na kalsada lalo na kapag malakas ang ulan. Ang paa ng motor halos ito ang ginagamit ito. Halos yung mga kuko na natatanggal sa pag-akyat, pagbaba. Lalo kung talagang tag-ulan, mamamatay ng gutom ang mga bata. Ito rin ang hamon sa mga estudyanteng pumapasok sa paaralan bago pa mag-distance learning. Mahalaga po talaga sa amin yung edukasyon para ma-preserve po yung mga kultura. Kaagapay ng mga AITA sa pag-aaral ang daycare worker na si Lucy Guya. Sa pamamagitan ng distance learning program na inilunsad ng University of Santo Tomas noong 2006. Simple lang naman po ang pangarap nila. Matutong mangwenta para hindi sila madaya sa mga kalakal na binebenta. Makapagbasa ng mga basic sight word para pag sumasakay ng mga jeep, hindi naliligaw. Meron yung ibang tao na porket kulot po kami, medyo mababa po tingin sa amin. Kaya po yung pinagpapasalamat namin dahil may guru pong nagtutulong sa amin, tumuturo. Kasama ang Air Force One Spartan Knights Eagle Club, umagapay ang ABS-CBN Foundation sa mga katutubong AITA sa Bamban, Tarlac, dala ang bigas, canned goods at hygiene kits para dugtungan ang mga pangangailangan nila. Ito yung pagkakataon para yung mga hindi natin napupuntan, yung mga hindi napupuntan ng ating gobyerno na suportan para paano, matulungan din natin. I-share din natin yung blessing kung ano man mayroon tayo. Hangad din ng mga katutubo na magpatuloy ang mga programang magbibigay sa kanila ng maliwanag na kinabukasan. Samantala, gawin nating mas maligaya ang darating na Pasko sa pamamagitan ng pakikibahagi sa Pasko para sa Pilipino campaign ng ABS-CBN Foundation. Mag-avail po ng mga donation voucher na maaaring ihandog na regalo sa mga kapamilya, kaibigan at iba pang mga mahal sa buhay. Ang ating mga donation vouchers ay may kalakip na halaga at makakaambag sa anumang programa ng ABS-CBN Foundation na malapit sa inyong puso. Pumunta lamang po sa Pasko para sa Filipino.com. Sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code upang ma-avail ang inyong mga voucher at sundin lamang ang mga paraan. Maaring makapag-donate sa pamamagitan ng online payment partners at available din po ang Pasko para sa Filipino vouchers sa online merchant partners. At pwede rin po makapag-donate sa pamamagitan ng mga bank accounts na nasa inyong mga TV screen. Ang ABS-CBN Foundation ay handa pong maglingkod sa inyo, kapamilya. Maraming salamat at maligayang Pasko para sa Pilipino. Hashtag goals ang back-to-back milestones ng K-pop groups na BGYO at Beanie. Nauwi naman sa tuksuhan ang media conference dahil sa isang sorpresang bisita. Nagpapatrol, MJ Felipe. Back-to-back ang tagumpay ng P-pop groups na BGYO at Beanie. Ang bagong single ng BGYO na When I'm With You, lampas 400,000 streams na sa Spotify. May combined 5 million streams naman sa audio streaming platform ang kanilang full-length album na The Light. Lampas 1 million na rin ang total streams ng Born to Win album ng Beanie. Pati ang exclusive merchandise ng grupo na inirelease sa Kumu sold out agad sa loob lang ng 10 minuto. Maagang salubong ito sa back-to-back concert ng dalawang grupo sa susunod na buwan. Aminadong mahirap at mataas ang expectations sa kanilang first virtual concert, pero up to the challenge ang dalawang grupo. Big event po siya for us and kinakabahan po kasi ang dami po namin inaaral na piyesa and syempre gusto po namin maging pulido po lahat. Magkaibang repertoire sa isang araw. Parang nakakahilo siya, nakakapagod at the same time pero
hinahanda namin yung utak tsaka yung sarili namin for the concert po. Kasabay nun is dapat maging happy lang talaga kami and enjoy namin yung bawat moment kasi minsan lang rin talaga ito mangyari sa amin. Game ding nagpasample ang mga miyembro ng kanilang paboritong classic songs. Fly me to the moon and let me play among the stars. I know your eyes in the morning sun. Bueno ba? I feel you touch me in the pouring rain. Pero naintriga ang fans nang nagtuksuhan sa loob ng studio nang sorpresang manood ng MediaCon sina Darren Espanto at AC Bonifacio. Darren, na-enjoy kayo sa manonood. May entrance pala. Nagkaturuan at hiyawan ang ituro ni Darren si AC na tila may pinapanood na isang miyembro ng BGYO. Kita pa sa video na tinapik ni Akira ang co-member niyang si Nate. Natuwa lang kami kasi may bisita kami dito. Ending the year with a bang ang BGYO at Vinny. Dahil bukod sa kanilang back-to-back One Dream concert sa November 6 at 7, mapapanood din sila sa kanilang kauna-unahang live International Filipino Music Festival sa Dubai, ang 1MX 2021 sa December 3. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sarado po ang maraming sementeryo ngayong undas, kaya ang iba pipiliing sa kanilang tahanan na lamang gunitain ang Todos Los Santos. Ano nga ba ang mga panalong diskarte para alalahanin ang mga yumaong mahal sa buhay? At marami pa bang bumibili ng bulaklak ngayon para sa mga puntod? Live na live mula sa Dango sa Maynina, nagpapatrol ang ating Tita Winnie Cordero. Tita Winnie, mataas ba ang presyo ng bulaklak dyan? Ay, mataas-taas, pero hindi katulad ng dati, ano? Ngayon, kung itatanong mo naman, Ate B, yung dami ng mga tao na bumibili ngayon, medyo nabawasan kung ikukumpara sa dati. Tinataya na 70% ang ibinaba ng bilang ng mga taong bumibili ng bulaklak ngayong undas kumpara nung wala pang pandemya. Pero katulad din naman ng dati, meron din naman pagtataas ng presyo sa mga bulaklak. Ano? Tinatayang 50 hanggang 100 pesos ang pagtataas presyo ng mga bulaklak ngayon. Ganun pa man, bumaba naman sa halos 50% ang benta ng mga nagtitinda. Kahit papaano naman, okay naman, may bumibili naman kahit malang bulaklak. Pero yun nga, magtawag na lang para makabenta ng marami. 300 po kami pwede bumaba kasi isa dahil sa bulaklak po ang malmahal. Hindi masyado mabenta, ma'am. Matumal na. Hindi kagaya natin na ano, maraming tao. Hindi rin natin masisisi yung mga tao kasi taghirap ngayon. Kaya kailangan po rin natin ibaba ang presyo para ma-afford po nila yung mga presyo namin. At kahit medyo gipit, pinaglalaanan din naman ng mga customer ang pagbili ng mga iaalay na bulaklak para sa kanilang mga mahal na kapamilyang na manyapa na. Para po sa lolo ko, okay naman po yung price niya ngayon. Para po sa magulang ko, sa tatay at nanay ko, sa ganitong pamamaraan ay may pakita ko sa kanila ang aking pagmamahal at naalala ko sila sa araw ng mga kaluluwa. Para sa father ko kasi di ba masasara yung sementeryo, kaya ina-advance na namin pagbili. Tsaka sa mother ko, kasi yung mother ko, nasa bahay pa namin yung ash niya. Hindi sa lang sa isang taon to eh. Kaya sinasamantala namin ng maraming bulaklak. Undas naman talaga eh. Kailangan talaga bumili kahit na mahal eh. Bibilin mo eh. Eh kung gipit, para masulit ang budget, pumili at bumili ng mga bulaklak na matitibay ang buhay, yung bang hindi madaling malanta at reasonable din naman ang halaga. Tulad na lamang ng Radus Moms na tinatawag, ito yung parang malilinggit na krisante mo mang itsura. 150 pataas ang isang bugkos ng 10 hanggang 12 piraso. Meron ding Malaysian Moms sa 150 to 180 ang isang bungkos. Eucalyptus na 150 pesos naman ang isang bungkos, samantalang tigwa 100 pesos ang isang bungkos ng Statis at Astromeria. Ang sunflower mabibili ng 100 hanggang 150 per piraso. Ngayon, pagkatapos mong bumili ng bulaklak, pwede kang magpa-arrange sa halagang 200 pesos na dagdag sa labor. Samantala, kung gusto mo rin naman ng mga nakabask
jacket, ng mga naka-vase, o di naman kaya ay parang bouquet. Meron din yan dito. Nag-uumpisa sa 300 pesos pataas, depende sa klase at dami ng bulaklak. Ngayon, kung gusto mo rin naman ng imported, meron China Rose, 700 yan. Limang pirasong bulaklak ang isang bouquet. O, diba? Yaan ang presyuhan ng mga bulaklak. Samantala, dahil nga po sarado ang mga sementeryo mula October 29 hanggang November 3, maaga na ngayon ang pagpunta sa puntod ng kani-kanilang mga kapamilya. Pero hindi basta-basta pupunta lang, ha? By appointment ito. At syempre pa, yung iba, pili lang ang mga bilang ng tao na pwedeng papasukin sa mga sementeryo. Tuwing sasapit ang Todos Los Santos, asahan na ang matinding traffic sa paligid ng mga sementeryo. Pami-pamilya kasi ang dumadalaw sa mga puntod at mistula itong family reunion. Ganyan ang nakagawian ng pamilya ni Luis Guion. 2005 nang mamatay ang kanyang ama sa sakit na brain cancer. October 31 pa lang po, nagsiset up na po kami nung tent, tapos dinadala na po namin yung mga chairs na gagamitin, mga banig, kasi pagdating po ng November 1, doon na po kami magsistay hanggang November 2, nag-overnight na po kami with the family. Mga paboritong pagkain at inumin naman ang bitbit ng pamilya ni Clarencia Granada tuwing dadalaw sa asawang si Jay na namatay sa atake sa puso noong 2011. Nagdadala po kami ng kakanin kasi palagi po pag mga ganyan, nagluluto po kami ng kakanin. Ang pamilya naman ni Alpha Villamanca, hindi sumasabay sa dagsa ng tao tuwing dumadalaw sa mga magulang. October 31 pa lang po ng gabi, dinadala na po namin mga flowers, mga gel candle. Tapos, kinabukasan, hindi na po kami rush. Noon yun, dahil ngayong may pandemya, marami nang bawal. Strict po sila, talagang iniikutan niyo yung buong sasakyan kung may nakatagong bata. Bawal po talaga. May schedule po. Bali, ang pinakamatagal lang po is 30 minutes. So, ang ginagawa po namin, same pa din po, nagdadala pa din po kami ng kung ano yung eskwali na dinadala namin ng cake, tapos bulaklak, kandila. Tapos nasisindi lang po kami, nagdadasal. So, after po niyan, umaalis na po kami. Kasi may other batch pa po na dadadalaw. Kasi batch by batch po. May mga paraan naman para alalahanin ng mga yumaong mahal sa buhay kahit nasa bahay lang. Pwedeng magsindi ng kandila at ipagdasal ang kanilang kaluluwa. Maraming simbahan ang may online activity. Bisitahin lang ang kanilang social media pages. Iluto ang kanilang paboritong pagkain at pagsaluhan ito ng buong pamilya. Pwede ring maglaan ng oras ang buong pamilya para sariwain at pagkwentuhan ng magagandang alaala kasama sila. Para kay Father Tito Kaluwag, marami mang nabago, nananatiling espesyal na araw pa rin ang November 1. Sa araw ng patay, we remember our beloved dead, di ba? Sa araw ng patay. Apo. Alam nyo, lagi kong sinasabi, ang ganda-ganda nung salitang remember. Kasi pag sinabi mong remember, ang kahulugan din niya is to reconnect. Kasi di ba, ang remember is to reconnect. Di ba? Pag sinabi mong dismember, putol. But to remember is to reconnect. Pabuena Mano today! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Balik sa'yo, Ate B. At maraming salamat sa iyong winning moment, tita Winnie Cordero. At yan ang mga balitang binantayan namin para po sa inyo. Ako po si Karen Davila. 59 days na lamang, Pasko na! Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Andrew Maga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi.